Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan, pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang mabiyayang umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga din po, Father. Miyerkules ngayon sa 4th linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ipinag-aanyaya po sa atin na palalimin pa, paigtingin, to deepen our spiritual journeying sa panahong ito ng Kwaresma. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging yung mga hindi makapunta rito at yung mga taong nasa iba't ibang larangan ng buhay. Yung mga samo natin sa Diyos, sa pamagitan ni Santo Padre Pio, at upang maging karapat-dapat tayo, ating pong siya sa atin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. At humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang sa pag-amin namin sa nagawang kasalanan
ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas, sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila ng isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa Hilaga at sa Kanluran, gayon din sa Sibene sa Timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroong inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Di kabibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang lahat po'y magsitayo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin at may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat dumarating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanilang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi ng aking ama, kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang umaga sa inyong lahat. Nabanggit ko po sa pasimula ng ating pagdiriwang ang paanyaya, deepening our spiritual journey. Pakibigkas po natin muli, deepening our spiritual journey. Pagpapaibayo, pagpapatingkad, at talagang pangatawanan nating panuntunan ang landasin
patungo sa kabanalan. Ito po ay ipinangako natin nung kita'y tumanggap ng abo noong Miyerkules ng abo. Nung ikintal sa ating mga ulo ang simbolismo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y sumampalataya. The ongoing works of conversion. At ang pong pag sinabi nating conversion, hindi lamang yung kasalanan ang pinagbubuhusan natin ng pansin, kundi ang ating kapasihang ipanumbalik ang ating puri at dangal bilang taong nilikhang kawangis kalarawan ng Diyos. Kasi sa binyag, malimit ko pong itong banggitin, sa binyag, pumapasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Pakibigkas po natin muli. Sa binyag, pumapasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yung pong unang pagbasa, hinalaw mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 49. Ano ang isinasaad doon? Naroon ang ano ang minimithi ng Diyos? Ano yung plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Binabanggit doon ang restoration. At kung kayo po ay napaka-pamilyar sa himig awit dalangin ni Basil Valdez na binabanggit niyang, "This is the song of my life." May 2, 2017, datirati isang madre ang humihimig nung awiting yon sa kalaunan, pagkat isa sa mga ballader si Basil Valdez, inawit niya yung awiting "Hindi Kita Malilimutan." Yung po ang huling bahagi ng first reading. If you have the grasp of the beauty of the biblical reading, "Hindi Kita Malilimutan." Kayo na po ang dala nun pag-uwi ninyo sa inyong pamamahay. It is a soundtrack, lyrical, in a sense that it conveys to us the beauty of God's love, na hindi kita nakakalimutan ng Diyos. Katulad ng isang inang, hindi nalilimutan ang kanyang anak. Sana po ay gayon ang inyong kamalayan at karanasan sa pagpunta ninyo sa pook na ito. Retrieval of our dignity as sons and daughters of God. Pakibigkas natin muli. Retrieval of our dignity as sons and daughters of God. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya sabi nung Linggo sa second reading, kung matatas pa ang inyong kamalayan, the letter to the Ephesians, ang imbitasyon niya ay to be attentive, remaining in God's presence in our lives. Be attentive. Dapat mataman. Talagang desidido kang nakikinig at inuulinig ang salita ng Diyos. Makatagpo ito ng tahanan sa iyong puso't kalooban. At ito'y magsilbing consoling, and above all, naalala ko yung salitang coping with grief. Pakibigkas natin muli, coping with grief. Hindi ba yung hindi kita malilimutan ay malimit awitin sa paglilibing?
nung bago-bago pang nauuso itong sing-along o video kay eh, talagang ito ay isa sa mga hinihimig ng marami. At ang iba pang marahil ay nakapupukaw sa inyong isipan, puso at kalooban upang ating pag-isipang mahinusay, masugid na tayo'y dapat kabahagi sa ginagawang paglikha at ginagawang pagliligtas ng Diyos. Pagkat yun po ang binanggit sa ating ebanghelyo, ang ginagawa ng anak ay yung ipinagagawa ng ama. Kung kayo po ay matatas sa theology, ay ang tawag doon ay perechoresis. Pakibigkas natin muli. Perechoresis. The intimacy of the relationship of the Father and the Son. The Blessed Trinity. Ano? Yung ugnayan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya sabi natin, isa sa isip mo yon, isa sa puso mo, isa sa buhay mo, ang mismong buhay at kabanalan ng Diyos. Yan po'y ating pangatawanan. If you are true to what you are doing, pagkat pag you make the sign of the cross, it is already a perfect prayer. In a way that you want to participate on the intimacy, on the fidelity and love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus, kini-question. Nilabag-ika niya yung Sabat. At ngayon ay sasabihin pang, ako'y anak ng Diyos. Ay kayo po, hindi ba tayo ay inangking mga anak ng Diyos sa sakramento ng binyag? Gaano yung katotoo sa buhay mo? Ay di magpakabanal ka. To restore the very dignity that has been destroyed and ruined by sin. Pagkat sabi natin, ang kasalanan ay kawalan ng pagmamahal. Sin is the absence of love. So we are invited to examine ourselves in depth of who we are. Aminin mo para iyong tamasahin ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi pwedeng magsasawalang bahala lang tayo. Kinakailangang aminado tayo sa ating kapalpakan, sa ating mga kasamblangan, sa ating kawalaan ng pitagan. Because corruption ay encumbrances of sin and death. So we need to examine in depth who we are, whether we are participating in the ongoing works of creation, participating in the ongoing works of salvation. Ano ba yung pinaggagawa mo? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemeyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa advocacy, ministries on social justice and peace, at maging yung pong mga nasa advocacy for care, stewardship of environment and of God's creation. Maging yung pong mga nagsasagawa ng mga Lenten recollection, Lenten holy retreats, at yung mga lumilingap sa mga biktima, apektado ng digmaan, ng karahasan, maging yung pong mga nasa advocacy for non-violence communication. Mga volunteers in prison pastoral care, yung mga nangangalaga sa mga nasa bilangguan, maging yung men and women in uniform, mga nasa public and government service, at yung pong mga sumasamo at isinasamo nating panalangin kay Santo Padre Pio. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kalisinisang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakalis sa patawarin mo
makasala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sana. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Sinugon ng Diyos Ama sa daigdig ang anak niya hindi upang magparusa kundi upang magligtas siya sa lahat ng nagkasala. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ni Jesu Kristo.
mundo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, nagmula sa bibig na banal. Nangamanating may kapal sa dugo ni Yeso Kristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niya ang tao bilang mamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan, ang buo kong kalooban. Kaya inyo pakinggan at sundin sa pangaral sa dugo ni Yesu Kristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niya ang tao bilang mamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang isa sa Gawan Second Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, nagmula sa bibig na banal. Nangamanating may kapal sa dugo ni Yesu Kristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niya bilang mamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan, ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangaral sa dugo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pagkikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio'ng taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisa sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, sa darating pong Webes, 23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras po ng Healing Mass at Healing Liturgy ng may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at sa 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay fundraising program upang matugunan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office, sa mga station sa paligid ng simbahan. Sa halagang 500 piso lamang po. Panoorin po natin ito. Sa ng umaga, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng mga dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Franciscan Missionaries of Mary, FMM Sisters, ay nag-aanyaya po, Finding Your Life's Meaning, Finding Your Life in God. Dalawang araw po ito na search in 18 years old up to 35 years old na mga kababaihan na nais magmadre. Magsadya po April 29 to 30, 2023 sa San Damiano Spirituality Center sa Tagaytay. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, tagas Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihiling ng inyong tulong, donasyon para sa ipinagagawa naming
bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retired na pari, lalo na rin po yung mga may karamdaman na pari. Salamat po sa inyong mga gestures ng pagmamahal, panalangin at donasyon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.